Nakabawi ang Onyx Philippines kasunod ng kanilang season opener loss itong weekend sa Mobile Legends Bang Bang Professional League Philippines. Yan ay matapos silang makuha ang kanilang unang panalo sa week 1 ng season 13. Yan ang ulat ni Rafael Bandairel. Nagpakitang gilas ang mga bagong miyembro ng Onyx Philippines sa kanilang laro kontra RSG Philippines sa week 1 ng MPLPH season 13 nitong linggo. Ngayong season, isa ang Onyx sa mga itinuturing na contenders dahil sa pagkakadagdag ng gold laner na si Dwayne Kelra Pilias at jungler na si King Kong Perez sa koponan. Hindi man pinalad sa kanilang opening day matchup kontra Echo Philippines, nakabawi naman ng Onyx sa kanilang ikalawang serye nang ipalasap sa RSG ang isang 2-0 sweep. Bagamat tahimik ang debut ni Kelra laban sa Echo, nakabawi naman siya sa kanilang susunod na serye. Pumukol ng triple kill ang gold laner ng Onyx, Yasha, ang tinugre ang MVP ng Game 1. Pinakaunang practice namin, syempre parang nagpapaano pa kami nun eh. Pasikat. Puro TikTok moves, lalo na si K, si Super K. Sige, ang pasok lang, basta maka-4 blades kahit mamatay, okay lang. Pero ayun ang pinakauna naming inayos eh, yung parang showtime. Sinundan pa yan ng Onyx ng 14 kills to 5 na panalo sa Game 2 upang kompletuhin ang sweep ng RSG. Pangako naman ng Onyx head coach na si Tony Inot Sinedrin, marami pang pasabog ang kanyang koponan ngayong season. Yung play na pinapakita namin and what we want to show, not just Philippines pero the entire MLBB community would be very different from what is usual. So I think, yeah, definitely. Abangan ng lahat kasi bibiglayin talaga namin that. Dahil dyan, may 3 points na ang Onyx na sapat para sa ika-4 na pwesto sa Week 1 rankings. Samantala, tabla naman ng defending champion AP Bren at Echo Philippines sa tuktok ng listahan na may tig-anim na puntos kasunod ng kanilang back-to-back series wins nitong weekend. Rafael Bandairel para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.